Okay, hi guys. So, right now, tuturuan ko kayo ng proper position sizing and risk management. Okay? So, makinig kayo. Tuturo ko sa inyo to ng malinaw. Malinaw pa sa relasyon nyo. Kaya, isisimplify ko to para maintindihan nyo at mag-iwas na kayo na magpasunog ng pera. So, first, dun na tayo sa terminology. Capital, risk, margin, leverage, risk reward, tsaka position size. So, yung capital, ito yung amount you put in. So, let's say, for example, ginagamit mo yung Binance, naglagay ka ng $20,000. So, hindi pa yon yung capital mo. Ang capital mo is yung ilalagay mo sa futures. Let's say, naglagay ka ng $10,000. Yun yung capital mo. So, next, risk or margin. Sabi dito, 2% risk per trade. Ito yung sinusunod natin. So, kahit na anong mangyari, ang matatalo lang sa trade mo is 2% ng $10,000, which is $200. Okay. Leverage. Ito yung buying power. Ito yung 1x, 10x, 125x for BTC. So, nababase yung leverage depende sa stop loss mo. Kaya hindi palaging max lev. Risk reward. Ito yung potential profit and loss. So, yung risk, pwede itong 1%, 2%, depende sa'yo. Yung reward, depende rin sa'yo. Depende sa TA mo, sa technical analysis mo. So, position size, ito yung total amount after leverage. So, let's say, 2% yung trade mo, nilagyan mo na ng leverage, magiging position size. So, yon. I hope nagets nyo. This is first box. Then, dito tayo sa second box. Okay? So, let's say, i-apply na natin yung capital mo, naging $10,000, nilagay mo sa futures. Margin mo is 200. Sa muna ko yung 200, 2% ng $10,000. Leverage mo, for example, 20x. And yung risk-reward mo, 1 is to 3. Pag sinabing 1, yan yung loss mo. Pag sinabing 3, yan yung profit mo. Okay? In short, parang you lose $200 para makagain ng $600. 3 times 200 equals $600. And yung position size mo is $20,000. Okay? Continuation, no? Dito na tayo sa number 3. So, number 1, leverage is based on RR. Yung RR is risk reward. First R is risk. Second R is reward. Yung leverage mo is nabibase yan sa stop loss mo. Depende sa technical analysis na ginawa mo. Number 2, how do I get $20,000 position size? So, ito yung formula. So, capital mo, times mo sa risk, which is 2%, divide mo sa 1% na stop loss mo or risk reward equals position size. So, lagyan natin ng value. Capital, 10,000, times mo sa 2% risk, ito, okay, or 200 yan. Divide mo sa 1% equals $20,000. So, sige, gawin niya yan. Okay. So, right now, nandito tayo sa CoinGecko.com and sinerch ko lang dyan yung BNB kasi yun yung example natin sa previous video. So, pumunta ako dito para malaman yung conversion ng BNB sa USDT. So, okay, i-calculate natin muna dito sa calculator yung ginawa natin sa previous video. 10,000 yung capital mo times 2% na risk equals 200. Divide mo sa 1% na stop loss equals 20,000. Ngayon yung 20,000 dito mo ilalagay sa USD. Okay, so meron kang 20,000 position size sa USD, then 82.8. Yan, round off ko na sa BNB. Ngayon, anong gagawin mo dyan? Ilalagay mo siya dito sa profit D calculator kung gusto mo siyang i-verify. Okay. So, yung account size mo, $10,000. Okay. 2% risk, ito yon. BNB yung kinuha natin. Okay. Then, yan yung current price ng BNB. Dyan tayo papasok, 241.
360, 380. Okay, pwede na yan. Next, stop loss mo 1. And yung take profit mo, 1 is to 3. So, kung papansin nyo, itong stop loss mo 1, ang matatalo lang sa'yo is ito. 200 pesos. Ay, 200 pesos, sorry. 200 USDT. And yung take profit mo is times 3 ng 200 equals 600 USDT. Ngayon, makikita mo na tama yung position size mo na 20,000 kasi lumabas dito is 82.86 or kung i-round off natin, 83 yung position size mo sa BNB. So, pag pumunta ka dito, ayan, 82 yan. Okay? So, correct yung position size mo. May minor changes lang. So, ayan, sinasabi niya na sa'yo is leverage mo 40x lang, risk reward mo 3, you can lose 200 to gain 600. Okay. So ngayon, dahil alam mo na yung position size mo, marunong ka na mag-calculate, ilalagay mo na siya ngayon sa Binance. Tuturo ko sa inyo kung paano.